Hello guys, sa video ito, ipapakita po namin sa inyo kung paano nga ba tayo makakapag-print sa ating printer gamit ang ating smartphone. So, ang tutorial na ito, applicable po ito sa mga printer na hindi Wi-Fi capable. So, tutukman po sila sa video ito para sa kabuuang tutorial. Okay, so ang mga kailangan nating accessories, itong USB OTG, maraming mabibili nito sa Lazada or Shopee. So, kung mapapansin nila, yung kabilang dulo niya, type B, ito yung saksakan sa likod ng printer, and then yung kabilang dulo naman, USB type C. Okay, so ito yung pinili namin kasi since na yung smartphone na gamit natin, yung saksakan niya sa USB port ay type C. So, depende po ito kung anong saksakan ang meron sa, kung anong USB port ang meron sa smartphone nyo. Kung standard USB port ba yan or type C. So, be sure na mapili nyo yung tamang USB OTG na mabibili nyo sa Lazada. Okay? So, una, i-download muna natin yung application na kailangan din natin sa ating smartphone para makakonect tayo dun sa ating printer. Okay? So, punta lang po tayo sa ating Play Store. Ayan. So, search natin yung Noco Print. Then, install lang po natin siya. So once natapos tayo sa natapos siya sa kanyang installation, open lang po natin yung app. Ayan, okay. So ganoon po siya, no. So and then ikabit natin yung ating USB OTG. Okay. So depende po sa smartphone, ano, kasi may mga smartphone na need pang i-enable yung OTG bago bago niya ma-detect application. So, kabit natin siya. Yan. So, once na-detect po siya ng ating application, lalabas naman po dito sa kanya, no? So, sasabihin niya, open Noco Print to handle Epson L220. So, na-detect niya ng ating printer na L220, ano? So, click lang po natin yung OK. And then dito, lalabas po na no printer found. So, need natin siya i-refresh dito sa may upper right side. Ito, makikita po nila. Click, itap lang natin to para ma-refresh. Okay. So, ayan, lumabas na yung ating printer, yung Epson L220. So, tap lang po natin dito. And then, ang sasabihin niya dito, you don't have a driver for your printer. Okay, so kung hindi niya mahanap, pwede mong i-select manually, ano, dito. Okay, so mamimili ka dito kung anong model, syempre, ng printer mo. So sa atin, Epson L220. So search natin siya sa Epson. Okay. So updated na rin siya, guys, kasi pwede na rin siya sa mga latest model ng Epson. Gaya ng Epson L1110. L1455, L3050, L3060, yan, and then yung most commonly used ngayon, yung Epson L3110, okay, and then yung Epson L3150. So, hanapin natin yung model ng atin, which is Epson L220, okay, yan, so wala, ano, so kung hindi natin siya mahanap dito sa list, back lang po tayo, back lang natin siya, ano. And then, i-click lang natin ulit, i-tap lang natin ulit yung model natin printer. Gagamit tayo ngayon ng generic kung hindi mo mahanap yung model ng printer mo dun sa mga driver list. Ano. So, dito, i-click natin yung use generic. Ayan, tap natin. So, in order to print, you need to download yung driver pack. So, maliit lang naman siya, 8MB lang. Continue lang po natin. Yan. So, sabi niya, printer has been installed
successfully. So tap natin okay. Then kung may ads, pwede natin siya, antayin lang natin siya na matapos and then skip and then exit. Okay. So ready to print na tayo. So kung saan man yung files na need natin i-print. Photos ba yan, images or documents or galing sa web pages. So, sa atin, sample natin is galing sa documents. Okay. So, yan. Masesearch niya na agad yung mga recent file na binubuksan natin. Ano. So, for us, nakalagay dito itong documents na lumabas sa atin. So, tap natin yung file. And then, since Word siya, and then, kung may kailangan na font i-download, mag-require na naman siya ng additional ano, na files sa download. Okay, so, continue lang natin. Kasi minsan, kung ano man yung font na ginamit natin sa Word, and then kung hindi supported ng NocoPrint, so i-download niya yun kung ano yung mga font na yun. Okay, so yan na yung file na galing sa ating computer na nilipat natin sa ating smartphone. Okay, so Word file siya, no? So ngayon, magta-try na tayo mag-print. So dito pala guys, sa baba, sa bottom side, kung makikita po nila, may option naman dito, no? Kung anong size, ano? Kung anong paper size, and then yung quality settings ng ating gagamitin. And then yung size and light options, nandyan din siya, and then paper and output option. So dito, pwede ka mamili kung gagawin bang A4, yan ano, manual, legal, okay. So letter ang pinili natin, click mo lang yung okay. And then, dito sa kanyang output mode, dito naman yung may kita kong draft ba, grayscale, normal, high quality, okay. So normal yung settings natin dyan, no? Okay, so mag-try tayo ngayon mag-print. So lagyan natin papel ng ating printer. Okay, so kung ready na tayo, tap na lang natin itong print. Okay, sa may bottom right corner, ano. Yan, so printing na siya. Kalagay. Okay, so print job has been sent to the printer. Tap natin OK. Then, kung may add, again, exit lang natin. Ayan, so, okay, nakapag-print na tayo sa ating printer. And so, kung may kita po nila, okay siya, no? Successful po yung nagawa natin. So, ganun lang po guys, kadali kung paano tayo mag-print gamit ang ating smartphone kung hindi Wi-Fi capable yung ating printer. Okay. So, sana po nakatulong po itong video namin. Nabigyan sila ng idea. So, please subscribe sa aming YouTube channel for more video tutorials. Okay? Thank you for watching.